What's up guys? Welcome to my channel, Visualist TV. Ito ang inyong katropang OFW sa Dubai nagbabalik. So guys, for today's video guys, pag-uusapan lang natin. Dahil lagi nag-trending si Yorme, si Mayor Esco Moreno. Sa palagay nyo ba guys, kung tatakbo ba siya ng pagkapangulo sa darating na halalan sa 2022? Medyo matagal-tagal pa naman eh, mga 2 years pa naman. Sa palagay nyo ba guys, may chance ba siyang manalo? So yun nga guys, yung video natin is what if kung tumakbo nga ng pagkapangulo sa darating na halalan si Yorme, sa palagay nyo ba mananalo siya? Guys, yung opinion ko lang guys, sobrang laki ng chance niya manalo. Una, hindi lang dahil sa viral si Mayor Esco Moreno, pinakita niya talaga sa mga video niya na kung gaano siya talaga kagaling. And then, siya pa lang siguro yung kauna-una ang mayor na talagang nilinis yung buong Maynila. I mean, hindi pa naman talaga buong Maynila. Talagang ginagawa niya lahat para talaga malinis yung buong Maynila. So, inumpisa niya yung Divisoria. Kitang-kita niyo naman dito before guys kung anong itsura ng Divisoria. And then, anong itsura ngayon ng Divisoria. Kahit na alam natin guys na inoferan si Mayor Esco ng 5 million daily, mas pinili pa rin niya talaga na yung sambayan, yung parang pinili pa rin niya yung kung anong makakabuti sa sambayan ng Pilipino, hindi lang yung para sa mangilan-ilan lang. So talaga nakakabilib talaga si Mayor Esco Moreno. And then yung Shrine Port Bonifacio, yung Bonifacio ba yun, na talagang sobrang dumi na ang ginawa niya, talagang nilinis niya. Kasi alam naman natin guys kung gaano kahalaga yun sa bawat Pilipino. Sila yung nagsisimbolo ng ating kalayaan, pero ang ginawa ng ibang mga tao, tinirahan, tinaihan. So parang hindi niya nagustuhan yun. Ang ginawa ni Mayor Esco is talagang totally nilinis niya. Kitang-kita naman kung paano niya talaga nilinis. Sa mga video nga niya guys is siya mismo ang nag-i-spray para lang malinis yung mga alikabok and then yung mga dumi doon. So talagang ginagawa ni Mayor Esco Moreno kung anong makakabuti sa sambayan ng Pilipino. And then sobrang dami ring achievement na nareceive ni Yorme sa mga international. And then ang dami rin niya na-receive sa mga sikat na mga university investment, kung gaano karaming investment ang pumasok sa buong Maynila. Imagine nyo guys, iba't ibang bansa ang pumupunta para lang ma-meet and greet si Mayor Esco Moreno, and then para lang parangalan. And then sobrang dami niyang achievement at saka accomplish na nagawa niya. Siguro hindi ko pa nga nabanggit dito yung iba mga accomplish na nagawa niya. So guys, comment nyo na lang below kung ano pa yung mga marami niya na accomplish. So siguro sa video ko hindi ko naman mababanggit lahat. And then mismo pang si Pangulong Duterte natin na nagsabi na believe siya kay Mayor Esco Moreno. Lahat ng video daw ni Mayor Esco, and then pag nagsasalita siya daw, talagang pinapakinggan niya. Imagine nyo, yung galing na mismo sa may pangulo natin na siya mismo nabibilib sa kanya. And then lahat ng sinasabi ni Mayor Esco Moreno is pinapakinggan niya. And then sa last part na sinabi pa ni President Rodrigo Duterte, so guys, sinabi talaga niya na mas tingin niya, mas magaling pa sa kanya si Mayor Esco. Believe ako sa kanya. Kaya nanonood ako kung nasasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin. Sa totoo. Guys, ano pang hahanapin natin? Para sa akin guys, kung tatakbo talaga siya ng pagkapangulo sa darating na halalan, ipopromote ko pa siya rito sa Dubai. So talagang ang laki talaga ng impact niya pagdating sa akin. Kahit guys, hindi ako taga Maynila, taga Quezon City pa ako. Yung paghanga ko and then pagrespeto ko kay Mayor Esco, sobrang taas. Kaya saludo talaga ako sa kanya. And then yung mga OFW rito sa may Dubai, talagang grabe yung tingin sa kanya, napakataas. Hopefully magtuloy-tuloy pa yung mga ginagawa ni Mayor Esco Moreno, yung pagtulong sa mahihirap. And then nga pala guys, kitang si Mayor Esco pala
bago natin makalimutan yung lahat, siya lang siguro yung nagsabatas sa may Maynila ng ang gusto niya yung mga matatanda natin, mga kababayan dyan sa Pilipinas, na bigyan pa sila ng chance na makapagtrabaho sa Jollibee, sa mga fast food chain, sa McDonald's, sa mga Burger King. So talagang binibigyan niya ng pagkakataon makapagtrabaho sila kahit as a crew or as a manager, na bigyan sila ng chance, lalo-lalo na kung alam naman natin na kayang-kaya pa nila. Kasi marami pa dyan mga may edad na pero hindi na nabibigyan ng chance kasi nga dahil sa age limit ng isang fast food chain. So grabing parang discrimination niya. Pero pagdating kay Mayor Isko Moreno, grabe kung paano niya pahalagaan yung mga matatanda natin, mga kababayan dyan sa Pilipinas. And then mismong yung mga taong bayan na nagsasabi na napakagaling niya magsalita, and then the way siyang mag-approach ng tao, sobrang humble type niya. Alam natin na galing siya talaga sa hirap, at hindi yung alam yon na mayaman tapos na sinasabi nila na mahirap sila tapos para lang publicity talaga na galing daw sila sa hirap. Pero alam natin guys, si Mayor Isko is talagang galing sa hirap, kaya ang ginagawa niya talaga sa sambayan ng Pilipinas, sa lalo-lalo na sa Maynila, is pinapaganda niya. Kung ano yung nakita niya before nung kabataan niya, talagang gusto niya makita ito ng darating na henerasyon. So imagine nyo guys, yung ganda ng Maynila before, gustong gusto pa rin niyang ibalik sa dati kaysa masira ito. So sobrang talagang paghanga ko sa iyo, Mayor Isko Moreno. Sobrang talaga nakakabilib ka. Lagi kitang fina-follow sa iyong Facebook page. Hindi lang ako, siguro lahat ng mga OFW dito sa Dubai, siguro sure win talaga ang pagkapanalo mo. And then kung manalo nga si Mayor Isko Moreno, sobra siguro nakaka-proud, kasi siya pa lang siguro yung kauna-unahang presidente na pinakabata. Imagine nyo guys, 44 na siya. So 44 plus 2 years, magiging 46 o 47 years old lang siya guys. Siya na siguro yung pinakabatang presidente ng Pilipinas, sa pagkakalam ko guys, ha. So comment lang kayo kung mali ako, so hindi ko talaga sure. Pero feeling ko guys, siya na yung pinakabata if ever na manalo nga si Mayor Isko Moreno sa pagka-presidente sa darating na halalan 2020. So yun guys, and then ang dami pang mga bagay na gustong gawin ni Mayor Isko, kaso medyo limit lang siya dahil nga Maynila lang yung hawak niya. And then lahat siguro parang iniudyo kanya na nga lahat ng mga ibang mga mayor para alam yung gayain siya, kaso hindi natin nakikita yung effort nila Pero mismo nang si Mayor Isko nagsabi na eto ginaya lang niya sa ibang bansa, kaya parang sinasabi niya na okay lamang gaya, basta alam naman niya na ikabubuti naman ang sambayan ng Pilipinas, di ba? Hopefully nga sana taga Maynila ako, pero kaso taga Quezon City ako. Hopefully yung aming mayor is umuha na mas marami pang mga bagay dyan sa Quezon City. Pero proud rin ako dahil syempre si Mayor Isko is my chance na baguhin yung Pilipinas natin. And then feeling ko nga na gustong gusto rin siya ni President Rodrigo Duterte na na sumunod sa pagiging pangulo, kasi kitang-kita natin kung gaano magtrabaho si Mayor. Imagine nyo, Sunday night nagtatrabaho siya, pupunta siya para lang puntahan yung kung anong nangyayari sa kalsada natin, ayusin yung traffic. Kasi guys, marami tayong pasaway na mga kababayan dyan sa Pilipinas na hindi sumusunod sa batas. So imagine nyo, pupunta siya ng madaling araw sa kalye para lang talaga tignan kung ano nangyayari sa lugar ng buong Maynila para i-check. So talaga nakaka-proud yun. So guys, if ever nga na talagang tumakbo si Mayor Isko Moreno, suportahan lang natin siya, and then pag-pray natin pala yung health niya, kasi alam natin, hindi ko alam kung natutulog pa siya. Isa sa mga tanong sa kanya kung natutulog pa ba siya, pero ang sagot lang niya guys is dibaling walang tulog,
wag lang walang gising. So talagang iba talaga si Mayor Isko. Ano ka pa ba? Sabi ko sa kanila, huwag niyong po problemahin yung wala kang tulog. Ang problemahin niyo, yung wala kayong gising. Si Yorme is talagang kakaibang tao. So guys, yun. So talagang ano lang ako, na-excite lang ako i-share yung opinion ko sa inyo. So hanggang dito na lang guys. Kung may mga suggestion kayo, comment lang kayo below. And then kung bago pala kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. And then hit niyo na rin yung notification bell para laging kayo updated sa lahat ng video yung ina-upload ko. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ciao!